Good morning, everyone. Welcome to Julian's Kitchen. It's a rainy Saturday morning. Ang sarap matulog, pero hindi ko kayo tatantanan. Magluluto pa rin tayo. We will be going to India because namimiss ko lang kumain ng butter chicken. So, I want to share kaano ba kadaling lutuin ang butter chicken na pag in-order natin sa mga Indian restaurants, parang ang komplikado niyang gawin. But I realized ang dali lang pala niyang gawin. And at the same time, isang pot lang ang gagamitin natin para maluto yung butter chicken. Yung crack pan, gagamitin na lang natin to to reheat our roti. Let's start kasi malapit na akong magutom. We will be needing chicken thigh fillet on a regular butter chicken. Ang ginagamit nila is chicken breast. But since I already have a chicken thigh fillet, yun ang gagamitin ko. Kinanggal ko lang yung balat para lesser yung pag-render ng fat. Lagyan mo natin dito yung chicken. Make sure that your chicken is drained and clean. So we will be needing, of course, our ginger and garlic paste at least 1 tablespoon. Kung wala po kayong mabibili ginger and garlic paste, pwede nyo naman gawin. But of course, ito napaka-convenient lang kasi nakabote na siya. You just have to grate your garlic and yung ginger. Sa ganito karaming chicken, let's say nasa kalahating kilo ito, you can use at least 5 cloves of garlic and a knob of ginger. At least 2 to 3 tablespoons of yogurt to make it creamy and to help na mag-tenderize yung chicken natin. You can use Greek yogurt. Kung wala naman, you can use buttermilk. Buttermilk is just milk and lemon until mag-curd siya, then that's your buttermilk already. Kung halimbawa vegan kayo, you can substitute your yogurt with coconut yogurt, our chili powder. Hey! Para umatras ng very like yung kamay ko. Our garam masala. And our coriander. And cumin. Dagdagan natin ito ng salt. And pepper. So make sure lang you make this ahead. Kailangan nyo to i-marinate yung chicken at least 15 minutes. Pero ideally, ma-marinate ito ng overnight para mas tender yung chicken, mas pasok yung lasa niya. Every time nakakain kami ni Rice sa mga Indian restaurants, palagi ko itong in-order. Gusto ko yung mga taste ng Indian food kasi it's very strong, tsaka malinam-nam. So para ko lang ito pa rin ang aking yogurt. Ang maganda lang sa paggawa ng butter chicken na sa bahay ninyo gagawin, kaya ninyong i-adjust yung anghang kung kaano kaanghang yung kaya ninyo. Kung hindi nyo naman kaya na masyado maanghang na parang ako, o pwede nyo bawasan yung chili powder. And may ituturo akong step sa inyo mamaya kung paano ninyo gagawin yung velvety yung finish ng sauce. Talagang parang restaurant quality na yung ginawa ninyo yung butter chicken sa bahay. Okay, let's start cooking! Sa iba, dina-dry fry nila to. Pero ako, tutulungan ko siya ng konting olive oil para mas mabilis siya mag-iwan. Ano ang pabulto niyang kinakain pag umuulan? Ako, maliban sa champorado, lugaw, parang lagi lang naman akong butong pag umuulan. Actually, kaya natin. Okay, let us start frying! Lalahati ko na siya. Gutom na ako. Gusto ko na siyang maluto kagad. Hindi nyo naman kailangan lutuin ito ng lutong-luto kasi iluluto pa natin ito mamaya pag nagawa na natin yung sauce. So, half cook lang naman yung habon natin ito sa chicken natin ngayon. Pag vegetarian at saka yung vegan, pag protein, you can use tofu or mushrooms, oyster mushrooms. You can also use langka or banana blossom or yung puso ng sagi. At ito palang butter chicken. Nung ito nakita ko yung recipe, wala pala siyang coconut milk. At yung cream, as in konti lang ilalagay, pang-ano lang talaga siya. Dagdag lasa, pero hindi siya mismo yung pinanggagalingan ng sauce ng butter chicken. Kaya mas lalo ako na-amaze nung utunan ko siyang lutuin. Kung naaamoy niya lang ang amoy ng kusina namin ngayon. Ay, asaya. Medyo na half-cook na siya. I'll get a plate. Tapos dati muna siya i-transfer because at the same pan, dyan din natin i-susatay ang ating red onions and tomatoes. Okay, so half-cook na siya. Lagyan natin siya. 1, 2, 3.
EVOO. And of course, dahil nga tinawag siyang butter chicken, add our red onions para mas matapang at saka sweeter pag naluto siya. So, kailangan nyo lang hintayin itong maging translucent. Oo, eh, maanghang, maulan. Tapos, minunod ka ng movie, oh. Hi! Ngayon na natin ilagay yung ating kamatis. Apart sa nagbibigay siya ng sourness, dito din kumukuha ng color na pagka-red yung ating sauce. Chili. Tuwing nagdadagdag ako ng chili powder, kumakabog yung puso ko. Para sinasabi yung sure ka ba? Garam masala. Sirayan kasing tindi niyan sa anghang eh. Coriander. It's all the good stuff. Cumin. Pepper. Totoo naman. Salt. And our sugar. Our cashew. Yan na magbibigay ng creaminess. Garlic and ginger paste. And then we will just adjust the seasoning as we go. So if you're asking kung ano yung dapat na investment when it comes to spices, you can actually start with yun, garlic powder, onion powder, ginger powder, paprika. And then kung gusto niyo ng medyo habaan na ang galamay ninyo sa pagluluto, yan na. Cumin, garam masala, coriander. Kasi lahat iman yan, magagamit nyo sa iba't ibang dishes. From Thai to Indonesian dishes, Indian, kumbaga gamit na gamit siya. Ayan na siya! Nagalagay na tayo ng konting mint dito. Can use dried mint. Kung fresh mint, okay naman din. Wala namang ano doon. Nagdadagdag ako ng konting water para may liquid na siyang kasama. Kasi kailangan natin itong puree. If you don't have a blender, you can use food processor. Kinunti-kunti ko pa, hindi lahat na din naman. Parang mas manghang to ngayon na. Nung nakaraang ginawa ko to kasi kaya ko pa eh. Kaya ko pa kaya to. Kaya ko to. Hello. Get my blender. And my step na kailangan natin gawin para makuha natin yung velvety finish ng ating sauce. You strain it. And then, yung natira dito, dadagdagan natin ng water. Tapos, i-blend natin ulit para walang sayang. Tapos, yun yung mag-thin ng ating sauce para lumusot siya sa strainer. Kasi para pati yung natira sa taas, makuha niya. So, sinestrain natin siya para matanggal yung bits and pieces ng balat ng kamatis, yung cashew, at yung mga hindi pa na-blend. Para talagang makuha natin yung velvety na finish niya. So, patience is a virtue. Basically, ito lang naman yung step na medyo matrabaho. But otherwise, sama-sama lang talaga sila. Ayan na siya, nagda-dry up na siya. Dagdag na tayo ng liquid. Para walang nasasayang. So, haluin nyo lang siya ng hahaluin hanggang maubusan siya ng liquid at maubusan na rin kayo ng lakas.
Itong maiiwan na solids, pwede niyo pa rin lutuin na ibang dish na. And just add flour para mas mag-solidify siya. And then turn it into a patty para sa mga vegan or vegetarian. Or parang vegetable balls. Or pwede siyang filling ng samosas or ng dumplings. O, diba? Okay. Kasi malasa to eh. Dagdagan nyo lang ng boiled potatoes and then mash it and include it here. Tapos dagdagan nyo na lang ng peas or kahit sweet potatoes pa yung gamitin nyo para mas malinam nang. Pasok pa rin. Konti na lang. Konti na lang, konti na lang. I love a good Indian food. Kasi talagang sakto yung anghang, sakto yung lasa, yung linamnam niya. At saka pag nag-crave ako ng Indian food, we have a few restaurants na talagang foolproof dun kami umorder. So if you have any suggestions na mapwede namin masubukan ng mga restaurants na nagde-deliver, let us know. Ayan. So it should be this dry bago nyo siya tantanan kasi sayang yung lasa niya. Ayan na. Ayan na ang kanyang texture. It's creamy, it's velvety. Woohoo, daddy! Ang satisfying yung tignan, guys. Ay, pwede ko na pala ilagay ang aking chicken muna. Kasi, meron pa tong sauce. So talaga ang butter chicken, wala siyang kasamang buong carrots or potatoes or bell pepper. Chicken lang talaga. So, yan lang siya. Parang gusto ko nang palitan yung title niya. Ang nakakalaki ng butas ng ilong na butter chicken. Sanghang! Whew! Oh, now I'm excited. Ah. Okay. 1 to 10, gano'ng ang? Sa akin? 11? Sa akin yun ah. Pero kasi mahina yung ano ko sa anghang. Pero baka kasi yung mga ano lang to, 7. Add our butter, mint. Naglagay na ako ng garlic kanina, di ba? Can't have too much garlic. Yes! Bakit ba? Okay. Taste, taste. Konti na lang yung sabon na nilalagay ko. Garamasala! At saka kiyomin! Yeah! Ah, cream, just a bit talagang i-top lang talaga siya. Pang-andar lang talaga siya. Magdadagdag pa ako ng butter. It's not called butter chicken if it's not full of butter. Yes, I love butter. Itong roti na gagamitin ko ngayon, meron kayo makikita nito sa mga frozen section ng mga grocery, mga nakapack na siya. Ayun, I'm so excited na talaga. Sa roti. Siguro inisip niyo, bakit naman yung ginawa ni Juday napakaraming sabaw? Kasi mahilig po ako sa sabaw. Sa mga restaurants, talaga namang 1:1. Mas marami talaga yung chicken kaysa sa gravy or sa sauce. Pero dahil ako naman ang gagawa at ako naman ang kakain, nadagdagan ko ng maraming sabaw. Kasi yun yung talagang gusto mong i-dip ng i-dip yung roti. Papatayin ko na to. So, ciao! Magpa-plate na tayo! Mahilig na mahilig kayo sa maanghang. This is the dish for you. Present. Ayan na. Yon ang hinahanap nyo. Then, ididrizzle na lang natin to ng cream. And mint leaves. And that's it. Late ko na kay Rai. Oh.
Ayan. Mas masarap siya pagka may lumabas na mga char kasi yun yung magbibigay ng ibang texture sa roti. Medyo may crispiness siya. Okay. Another one. Sa Asad Mini Mart, andon lahat ito mga ginamit ko. Even this roti, ginagawa talaga nila to fresh. Kaya mas masarap. At sulit kasi kailangan nyo lang naman gawin to store it is to just freeze it. Then ganyan nyo lang siya iinitin. Daddy! Hindi ka na! Lagi ako merong mango at saka mint chutney. Ito ang magandang partner sa mga Indian dishes na gagawin ninyo sa bahay. Papakita ko sa inyo paano ko kumain na mango chutney. Ito na lang kaya kainin ko. Yun na. Okay, go daddy. Yun, masarap eh. Yung pasu-pasu ka pa sa roti. Oo. Okay. Yes, ma'am. Yahoo! We used to eat this at truck stops in northern India. When you go to the Himalayas. Pero, yung sa mga truck stop, they serve it na parang lang talaga. Canteen food na lang talaga. Ah, pinipili lang siyang ganun? Oo. Talaga? Oo, para siyang turo-turo. Pero, ganito yung lahat. Truck stop. Diba yung sinasabi nila yung magandang sukatan ng ano, yung authenticity ng lasa? Yes. Kapag kapareho nung gawa sa alye. Iyon talaga gusto kong ina-achieve palagi. Although I'm trying to remember, if they would serve it with chutney, parang mas homemade lang yung mga ganito, hindi ito. Want try it? All the trimmings. Super hot. Oh, wow! Hang! Ano ko dahil ko meron yung sabaw. Hang! So much chicken. East first. Yun na nga yung manok mo. A very simple and quick recipe ng butter chicken which you can actually recreate at home. If you do, please don't forget to tag us naman. So that's our episode this Saturday. Thank you guys for joining me again today. Please stay safe. It's very rainy nowadays. And don't forget to always wear your mask. To always sanitize kasi meron pa rin virus sa paligid natin. Stay safe everyone and God bless you all. Bye!